So katulad po ng stories ko, nung bago po ako lumanta dito, sinabi ko po sa inyo na yung anak kong babae, yung panganay ko, noong ako po ay bumalik bilang isang member dito sa US po, nung nalaman nila na ako po ay nakapag-asawa ng isang piloto, gusto po nilang makabalik uli ako bilang isang worker. Nakasakasama ko yung aking family. Nung time na yon, meron na po akong isang anak na babae. Ang napangasawa ko po ay puti, isang American. And of course, pagkahalo yung ano, yung bata, iba talaga yung beauty. So ngayon, sinabi po sa akin ni ano ni disappointed son mismo na ialay ko yung aking anak na babae. At that time po, two years old pa lang po, o wala pang 2 years old yung aking anak. Nung kami Pido. Po ay pinapunta sa Davao para maging guest po sa kanila. So doon po ang convincing na ginagawa ni Diablo, ni disappointed son sa akin na ialay ko yung aking anak na babae sa kanya. Kasi daw po, meron daw po akong commitment na hindi ko po na itupad, hindi ko po na nagampanan. At yung anak ko daw po ang tutupad sa kinikis commitment. Kinikis talaga niya sa bibig. So, what? Do you see what I'm saying on the video? So, Kibuloy is kissing the kid on her lips. Alright, that reminds me of creepy pedo Joe Biden kids. Alright, yung mga Democrats, pati si Jeffrey Epstein, diba? Si Joe Biden, for example, he's known for kissing not just his other kids, but yung grandkid niya. Diba? Ito mga to. Kissing kids. Alright. Kissing kids. Let me just show you. Yan, yung mga ganyan. For example, ito. Pati itong batang lalaki. Yan. That kid. Even women. Ito yung granddaughter niya. Alright, nakinis niya sa lips. Ooh, what the f... I cannot imagine. Ako, halimbawa ako, politiko ako, I cannot, or pastori, I cannot imagine kissing a baby, a kid, on his or her lips. What the f... What's wrong with these people? Diba? So, let's go back to the case of Kibuloy being an alleged pedophile. Alleged pedophile. This is Kibuloy kissing that woman's daughter on her lips. Directly on her lips. That's disgusting. Makikita po ninyo sa mga litratong ito, may kasabihan po tayo na picture speaks a thousand words, di ba? So kayo na po, kung tayo po ay nasa tamang katinuan, iba po ang message na makikita natin sa tuwing ang picture na ito. Siyempre, alam ng nanay kasi nga nagdumaan din siya doon. Tapos gusto ni Kibuloy na ialay daw niya yung kanyang anak kasi daw hindi niya natupad yung kanyang tungkulin bilang babaeng berhen. Papakita sa inyo ay ating mapagmasdan. No? So, ew. The way he's a sniffer. Just like Joe Biden. Sniffer ang tawag kay Joe Biden actually. Biden sniffing kids. For example, if you try to Google. Diba? Yan. May video file pa yan na I actually did this YouTube video that was in 2020 or 2021. Dahil nga, ang Google, YouTube, Facebook, lahat sila mga Democrats. Yung mga empleyado nila, 80 to 90% they're donating to Democrats. Okay? When I posted that video of Joe Biden, a montage of Joe Biden sniffing and kissing and molesting kids. In fact, this one is gonna be demonetized as well. That video was not just demonetized, it was deleted by YouTube, right? Ganyan sila, ka-corrupt. So, okay, hold on. Look at that! Look at that! What the hell is wrong with this guy? Typical na mga cult, mga kulto, mga pastor, mga kultong kwan, church. I am just stating what my experiences were nung kasama ko si Diablo. So, sa madaling salita, hindi ko po inalay ang aking anak kasi hindi ko po kaya. Pinag-isipan ko po nung time na yon, nung nandoon ako, kasama ko si Diablo bilang isang worker, ayaw ko pong maranasan ng anak ko yon kahit patiting man ng aking mga karanasan doon na nagpalimos ako, naging
Naging sinungaling ako nang dahil sa kanya, naging pipi at bingi ako para magkaroon ng remittance dahil everyday po may kota kami. So nagawa ko po lahat 'yon dahil sa aking loyalty sa kanya. Kaya this woman is brave, okay? And she came up with evidence showing that Kibuloy is a kid sniffer and an alleged child molester and child rapist, right? Diba? Yung, kung yung babae, alam natin na yung mga babae vulnerable, what about the kids, alright? Yung mga girls that who could have been molested by this satanic, you know, disappointed son of goth daw. Diba? So kaya ngayon umiiyak na si Duter, si Digong, si Apollo Kibuloy. Sorry. So napag-mix ko 'yan kasi halos pareho lang sila, 'di ba? Womanizer, manluloko, mamamatay tao daw according to Las Cañas. So yeah, between Apollo Kibuloy, oh no, I'm sorry. Between Duterte, I'm going to that topic. Between Duterte and Paul Voron, Bongbong Marcos, I'll go with Paul Voron. All right? Kasi si Duterte, inamin niyang fentanyl user siya, baka drug user siya eh. Pero of course, because he needed to come clean in 2016, di ba? That's why he came up with this story na, you know, prescribed daw ng doctor yung kanyang fentanyl. Pero mamamatay tao daw siya according to some witnesses. So, I'm gonna side with Bongbong Marcos on this issue. Pero sa Kibuloy, we all know that his end is nigh. Right? Malapit na ang kanyang katapusan. Malapit na matapos ang mga masasayang araw niya kagaya nga ng sinabi ni Senator Risa Ontiveros. If you like this video, please like, share, and subscribe. And have a good one to all of you. Peace.